Hi guys, Rafi B is here. So malibot ko subang sa Ibi Magalona. Pagmamangkot sa mga tao, if kilala nila si Elias, nagbanwa. So, nagtawanta ko ano ilang mga response. Ta Erneng, kilala mo ni sa Thai? Hindi. Hindi minaway. So, pero wala kakabalo kung si Sinonis, ha? Kilala eh. Si? Si Rizal. Si Rizal. Si Elias, magbanwa ni saya. Oh, si Elias, ganito. Oh. Nalipat si tata. Okay. Nagpamangkot ako sa imo. Kilala mo ni siya? Nangasama namin to. Oo, kilala, pero kilala mo iyang alan? Nalipat ko. May pamangkot ko si imo. Sino na sa? Si Balagtas. Si Balagtas? Siya na si Elias magbanwa. Elias magbanwa sa Kalisan. Ito, no, Ricardo, kilala mo ni sa? Hindi. Tay, may mangkot ko si mo, kilala mo ni sa? Bonifacio. Tama mangkot ko si mo, if kilala mo ni sa? Si? Magbanwa. Ay, correct. Si Elias magbanwa. Yay, very good. Hi guys, Rafi B is here and welcome back to my YouTube channel. Huwag kalimutang mag-subscribe and hit a notification bell para updated ka sa mga videos ko. Finish watching the video para sa chance ang manalo ng surprise pa-premyo. Handa ka bang ipaglaban ang iyong bansa sa mura mong edad? Let's say, 19, at makipagbakbakan sa giyera. Kasi may kilala akong teenager na ipinagtanggol ang kanyang bayan mula sa mga mananakop noong Filipino-American War. Siya'y walang iba kundi si Elias Magbanwa, ang nakababatang kapatid ni Teresa Magbanwa na kilala bilang Joan of Arc of Visayas. Tayo na at samahan niyo akong kilalanin si Elias Magbanwa at kung paano niya ipinakita na hindi hadlang ang kanyang murang edad upang ipagtanggol ang kanyang inang bayan. Si Elias Magbanwa ay pinanganak noong 1880. Siya ang bunsong anak ni na Doña Alejandra Ferraris at Don Juan Magbanwa na isang hukom o judge sa Iloilo. Ipinanganak at lumaki sa Putotan kasama ng kanyang mga kapatid na si Maria, Teresa, Paz, Manuel at Pascual. Noong July 1899, pinamunuan ni Kapitan Elias Magbanwa ang mga Pilipinong sundalo mula Santa Barbara, Iloilo. Sila'y dumaong sa bayan ng Manapla at tumungo sa San Isidro sa bayan ng Saravia o mas kilala ngayon bilang Ibi Magalona. Noong August 1899, ang grupo ni Elias Magbanwa at ang kanilang mga kasamahan mula Isla ng Negros ay nagkita sa Sitio Gintabuan upang maghanda para sa kanilang engkwentro laban sa mga Amerikanong sundalo. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ito'y batid na pala ng mga Amerikano matapos silang makatanggap ng ulat na ang mga pulis mula Silay at Elisay ay iniwan ang kanilang mga pwesto, bit-bit ang kanilang mga armas. Isang Pilipinong nagngangalang solitaryo di umano ang binayara ng 50 Mexican dollars upang tulungan ang puwersa ng mga Amerikano na marating ang Sitio Gintabuan. Walang kamalay-malay ang grupo ni na Kapitan Elias na sila'y natiktikan na pala ng kanilang mga kalaban. Wala mang panama ang kanilang sandata laban sa mga Amerikano, si Elias at ang kanyang mga kasamahan ay lumaban sa abot ng kanilang makakaya. Salatman sa sandata, ngunit buong-buo at nag-uumapaw naman ang pagmamahal para sa bayan. Ibinuwis ni Elias ang kanyang buhay sa pakikipaglaban para sa kalayaan sa edad na 19. Ang kagitingang ipinamalas ni Elias Magbanwa sa kanyang murang edad ay inihahalin tulad ng mga historiador sa pagkabayani ni Gregorio del Pilar. Ang Gintabuan ay isang salitang Hiligaynon na ang ibig sabihin ay meeting place o tagpuan. Dito sa Sitio Gintabuan sa bayan ng Ibi Magalona ay nakatayo ang isang monumento ng isang sundalong nakasuot ng Katipunan Rayadillo uniform na may hawak na pistola at espada. Ang monumentong ito ay itinuturing na National Park bilang pagkilala sa kabayanihan ni Elias Magbanwa at ang kadakilaan ng mga Pilipinong nagbuwis ng buhay sa labanan sa Sitio Gintabuan. Patuloy nating bigyang saysay ang kagitingan ng ating mga bayani.
At sa bawat pag-awit natin ng lupang hinirang, naway maisapuso natin ang kahulugan ng linyang ang mamatay ng dahil sa'yo. At para sa ating tanong, ano ang kaya mong gawin para sa iyong bayang sinilangan? Isulat ang iyong sagot sa comment section below para sa chansang manalo ng surprise papremyo. Naway may natutunan kayo sa videong ito. Give this one a thumbs up, comment down below, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga videos ko. See you in the next vlog! Bye!